isa sa i-consider ko yun nga. Challenge. Ayoko na ng challenge, te. Hindi, challenge. Siguro part na rin siya ng growth. Tapos pag nag-challenge ka naman, gusto mo na mag-resign. Hello, hello! Welcome back to Kuda Serye, kung saan tayo ay magkakwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang. About life, adulting, career, love life, kaperahan, pop culture, kajologan at kung ano-ano pa. I'm Jazz! Yeah. Happy! And I'm Dustin! And we are your Kuda Serye hosts for this episode. Yes! Kamusta kayong lahat today, mga kakuda, mga kajasters, mga ka-legends? Wow! Ano bang chismis natin dyan, te, ngayong linggo? Oo nga. Ikaw, ano bang chismis ang pinaka-juicy sa'yo ngayong linggo? Una sa lahat pala muna, nag-thank you ako dun sa magandang reception ng episode natin last week about toxic Filipino culture. Salamat sa mga nakapag-interact sa Instagram. Yon, sa mga nag-reply sa mga posts natin. Yon, sobrang thank you sa inyo. At yeah, ano ba, ang juicy? Ang dami talaga nakarelate dun. And thank you very much nga. Oo, sa mga feedback. Juicy ta, syempre, ang pinaka na pa oh my god ako sa Facebook ay nung lumipat si Bea talaga sa Kapuso. Wag, gusto mo yung laksa natin maka Tito Boy at saka Chris Aquino dito. Oo, no? As in, top trending topic ata yung paglipat ni Bea. Though, ano naman na siya? No? Ako kasi parang, wala akong idea. Parang, wala kang idea. Hindi ka na, hindi na naman ako masyadong updated ano, eh. Ako as a showbiz fanatic. Enthusiast. Alam mo na. Alam ko na. May idea na kasi parang, hindi na siya lumalabas masyado sa ABS. Tapos parang lately nga, may mga ganong issues na. And dun, kung member ka ng mga ano, chismosang kapitbahay, I think parang nandun na rin siya eh. Or, in-unfollow ko na kasi yun, medyo na-flood na ako. At saka nahihirap pala kong chismis na iba. Oo, saka gabi yung chismosang kapitbahay. Kasi parang minsan di talaga rin ako makatulog. Yung parang kailangan ko itong makilala. Kailangan ko itong malaman. Saka parang yung iba minsan OA. Oh, for me lang. Hindi na ako madaling maniwala ngayon sa mga chismis. As an adult, hindi. As an adult, charot. No-A-N ako dun sa iba. Saka nakaka-stress kapag hindi mo nga nahulaan. Totoo, nakaka-stress. As in talaga ako nagre-research pa. Lalo na kapag may mga clues na kunwari PBB. Yung pala hindi naman Pinoy Big Brother, iba naman pala. Pero yon, speaking of maglipat ni Bea, fan ka ba ni Bea? Nakakonsider mo ba yung sarili mo as a fan ni Bea? Hindi si Bea masyado ni Bea as a person. Mas John Lloyd Bea. Mas mga movies niya. Pero yung parang idol ko si Bea, hindi masyado. Pero recently pinapanood ko yung vlogs niya. Natutuwa ako ang gandami niyang nagagawa, ang dami niyang palang naipundar. Wala, na-happy ako dun sa farm niya. Parang feeling ko naman kung lumipat si Bea, kung hindi man siya mag-success doon sa kabila, ang yaman na niya. Totoo. Pero yun nga, ano yung feeling mo nun? Ano, kasi syempre, di ba, parang si Bea, parang ano talaga siya, highly associated. To ABS. ABS, with diba? ABS. Tapos, parang 20 years ata siya sa ABS eh. So, ano yung naging feeling mo na ako as a kapamilya, medyo shocked din talaga. Na-hurt ka, ganun? Hindi naman ako na-hurt kasi siguro ako naiintindihan ko rin naman yung mga lumilipat. Pero yun nga, may iba't iba rin kasing dahilan, di ba? Pero yun, naiintindihan ko yung mga lumilipat. Ikaw ba, ano yung feeling mo? Si Bea kasi big star siya. So medyo parang hindi na-hurt eh, nasayangan. Tapos parang syempre, hindi na kompleto yung ano, hindi na kompleto yung parang yung mga stars na pinapanood mo, di ba? Pero yun, good luck pa rin for her. Ikaw, ano na? Di ba yun nga, nashocked ako. Nashocked ako, pero parang isip ko, ay, kakalipat din ni John Lloyd. So, pwedeng ma... Di ba nakalipat si John Lloyd? Pinangunahan mo naman. Pero parang most likely, ganun na rin. So, pwede silang magtagpo doon. Pero ako yun nga, hindi... Ewan ko, hindi...
kapamilya ko pero hindi yung super solid. Parang hindi naman ako sabi ko, okay, good luck kay Bea, ganun. Pero yun, yan, naiintindihan ko rin yung mga lumilipat kasi hindi mo rin alam saan sila masaya. Siguro, 20 years, di ba? Parang sa work nga, minsan pag naka 5 years, 6 years ka na, parang nakakaumay na din. So, di, maiintindihan mo siya. So, dahil ganun nga, te, ito na nga, nausapan na natin yung lipat-lipat. Lipatan. Ang topic natin for today ay about... Wow, when to resign or when to quit your work? Or yun nga, kailan ka ba magde-decide na kailangan ko na atang lumabas or lumabas ng bahay or lumipat ng ibang bahay muna? Lumipat ng ibang channel. Lumipat ng ibang channel. Iba rin kasi yung sa industry siguro nila. Eh. Pero yun, kailan ka magde-decide na kailangan ko atang mag-explore, 'di ba? And ikaw ba? Siyempre, ilang years na tayo nag-work? Nine years. Nakailang work ka na? Ayan, bibilangin ko ha. Wait lang. Nakailang work na ako? Oh my God. Kasi ikaw ba, tanda mo? Siguro mga 5 or 6. Oo, I think ganun din. Alam mo kasi, parang tayo, sabay tayo lumilipat. Totoo. Sabay tayo lumilipat, sabay din tayo nagkakaroon ng, may mauna lang na isa ng saglit, pero... Halos sabay na sabay yung yun nga tayo. Transition natin ng yung transition natin ng trabaho natin. So ano ba yung mga mo sa 9 years mo ng pag-work? Ano yung mga parang naging considerations mo para masabi na kailan ko na atang mag-explore? Especially, 'di ba, minsan naman nag-explore tayo kahit okay ka pa dun sa company talaga, okay ka pa sa ginagawa mo, masaya ka pa dun sa environment. Pero ano yung parang mga red flags na sa'yo or yun nga, considerations mo na time na para ayusin ko ang resume ko and padala sa iba't ibang companies? Feeling ko iba siya noong mas bata ako na nagwo-work. Kesa noon itong nag-mature na at marami nang napagdaanan sa life. Parang nag-iiba rin yung priorities mo rin. Siguro nung mga umpisa, naalala ko talaga yung first job ko, mga 10 months lang ako doon. Tapos ang dahilan doon ay parang may naka-issue ako na office mate ko. So medyo parang hindi masyadong pinag-isipan. Medyo bugso ng damdamin. Pero... hindi ko siya pinagsisihan na umilis ako doon. Parang okay lang. Hindi ko siya sobrang bet yung work na yon. Medyo di ba pinagkwentuhan natin yun na parang feeling ko ali-alipin ako doon. Pinagugupit lang ako ng meta cards. Pinag-e-energy. Kasi parang training eme ako doon eh. Sige ba kayong nagugupit ka na? Nagugupit ng meta cards. Parang pinag-e-energizer. Siguro dahil nga feeling mo UP graduate, medyo nung fresh grad tayo, medyo naka-instill sa utak mo yung lagi, UP graduate, yung feeling na feeling ka. Pero ayun, feeling ko mababaw yung reason na parang okay pa naman tumagal doon, pero okay lang din naman na umalis na. Yun yung reason ko, may naka-issue ako, kaya umalis ako. Tapos yung mga next na feel ko naman na more on sa salary, parang greener pasture talaga. Yun na yung yung talaga, I think one of the biggest considerations din yung nung paglipat or talagang kung aalis ka na is kaya pa bang kumbaga yung work mo ba ay nakakatulong pa para sa mga bayarin mo, 'di ba? Parang ganun. Yes. Dun sa mga sinusuportahan mo. Syempre habang tumatanda ka din lumalaki din yung responsibility yon. Mm-hmm. Pero nung mga parang siyempre, di ba pag may nag-resign ka or ay parang pag lumipat ka na ng work, may mga salary na okay na ganyan. Minsan naiiba na yung reason natin. So at saka tumatagal na tayo doon sa work natin. Doon feeling ko doon mas mahirap magdesisyon kung aalis ka na kung matagal ka na doon sa work. Na so at saka dito natin pag-usapan ano yung mga signs at ano yung mga na-feel mo na sign na ay lilipat na ako. Kailangan mo nang umalis. Mahirap yan. Ako talaga. Sige. Una siguro kapag meron kasi ako naging work na parang di na ako talaga happy. Parang yung pagising mo, parang ang daling sabihin nung hindi na ako happy. Pero yung hindi ka na na-excite sa ginagawa mo. Tapos parang feeling mo paulit-ulit na. Tapos factor din sa akin yung ka-work. Yung pag yung boss mo o supervisor mo. Malaking factor talaga yung ka-work. Especially yung boss mo. Yung boss mo. Yung feeling mo ay toxic na or parang hindi na
okay sa mental health yon. Mm-hmm. Isa rin yung factor na paglipat or pag-alis sa isang mm-hmm. work. Ano pang mga naging dahilan mo before since ang dami na nating mga naging. Uh-oh. Sa akin yun nga tulad din ng ano, kung doon na tayo sa focus na tayo sa matagal ka nang nag-work tapos ano na yung considerations mo. Kasi iba nga yung considerations mo nung first job eh. Ako first job ko, idealistic naman ako. Kasi parang devcom ako, devcom graduate, so dapat yung maging work ko ano about community, 'di ba? Pero hindi eh, sa corporate world pa rin ako na nadala. Pero ngayon, yung isa siguro sa consideration pa rin is of course ano, yung development path, yung growth mo dun sa isang organization. Minsan kasi nahahamper na yung growth mo. Yun nga kasi hindi ka na na-challenge. Tapos pangalawa, minsan napupolitika ka rin sa isang organization. Hindi naman naiiwasan yun eh. I think yun yung din pangit sa mga companies na dito sa Philippines. Meron talagang parang nagkakahilahan ganun, or may mga times na mapupolitika ka, and pag napolitika ka, hindi yung growth mo medyo na ano rin, stunted na. Yun yung isang consideration doon, yung kumbaga kung na-box ka na. So baka kailangan mo ring mag-explore na ng iba. Nasa Lazada yan. Lahat ng gusto mo, nasa Lazada yan, mga kakuda, mga kajasters. Kaya ano pang hinihintay? Ba't ganun? Lagi yun na lang ang ano ko. Ano pang hinihintay? Pero yun nga, kung ano pang hinihintay mo, gamitin mo na yung link ko dyan sa description box dahil lahat ng gusto mo, nasa Lazada yan. Tapos pangalawa siguro is kung yung mentor mo or wala ka, yung ginagalawan mo is hindi mo nakikita as mentor, 'di ba? Or wala ka pang mentor sa field na meron ka. 'Di ba? May mga ganung consideration din 'yon eh. Magandang i-consider mo rin 'yon kasi ayun part 'yon ng ano, hindi lang ng growth mo personally, pero professionally, 'di ba? Kung may mentor ka, marami ka pang matututunan and may guidance doon para mag-thrive ka doon sa career or sa industry na gusto mong maging successful yung career mo. Parang ano, nagagawa ka rin ng checklist. Kasi tayo naman siguro iba-iba tayo ng priority. Yung iba, parang nagigets ko rin yung ayaw nila na masyado naman ng growth. Yung parang gusto lang nila ng relax lang, ganyan. Diba? Mm-hmm. Parang may, ito na lang, kasi siguro may mga family, ganon. Mm-hmm. Pero ayun, magkaroon ka ng checklist din. Mm-hmm. Kasi minsan naman, hindi sa work yung stress. Minsan, nasa stress ka sa travel, sa commute, going to work. Proximity. Or yung proximity, ganyan. Mm-hmm. Yung environment, ng workplace. Mm-hmm. Yes. At maraming factor. Pero ayun, i-consider mo yung priority mo. Mm-hmm. Priorities mo as a person. Mm-hmm. Talaga. Yes. Ayun, Ako siguro isa ding malaking consideration is kung ano pa, kung na-enjoy mo pa yung tinatawag na work-life balance. Yes. Kasi, ako, important yan sa akin. Oo. Sabi nga nung, ayun ko, hindi ko matandaan kung sino yung ano, professor ba natin yun or kaibigan. Parang sabi niya, there's no work na worth dying for. Ayun ko, ako naniniwala ako dun. Kasi diba, at the end of the day, work is work. Pero meron ka pa rin ibang parang personal life or personal purpose na gusto mo rin i-achieve. So kailangan na babalanse mo na yung mga bagay-bagay. Totoo, ako important yan sa akin. Pag work lang. Tapos, parang meron kasi ako naging isang work na parang naging masyado ko siyang buhay. Masyado na pati gabi na ako umuupi. Wala na, sobrang bihira na lang din akong magkalabas with friends. Parang, ayun nga. Tapos, nung habang tumatanda ka, marirealize mo na hindi ako para magpakapuyat, magpakaano sa isang trabaho na andali mo naman palitan. Hindi ka naman... 'Di ba? Parang ang dali nga nalang tayo palitan eh. Tapos ibibigay mo ang lahat doon. Mm-hmm. Normally pag first job, 'di ba? Kunwari pag bagong wala. Yung give the give ka pa kasi. Pero yun nga, marirealize mo rin talaga na importante rin kasi na yung trabaho mo hindi niya kinakain yung personal na oras mo sa sarili mo, sa 'di ba? Sa sarili mo at sa mga iba pang gustong gawin. Parang ano yun eh, dadating kasi sa point na kapag kinakain na ng trabaho mo yung oras mo, burden na siya sa'yo. Di ba? Oo. Saka yun nga, check your ano din,
yung sarili mo, no? Kapag yung hindi yung mental health lalo ngayon, parang dati hindi pa tayo masyadong aware dun, hindi. Ngayon lang din tayo natututo about mental health talaga. So, i-check mo rin nga yung sarili mo. Saka minsan, te, mapapansin niya ng mga friends, pag yung nagkukwentuhan kayo, ganyan, tapos parang ikaw wala ka nang ginawa kundi mag-grant about sa work mo, sasabihin sa'yo, te, lumipat ka na ng work, ano ba? Tapos, kapag napansin na rin ng mga nasa paligid mo, ng family and friends mo, na, te, hindi na happy dyan, parang, tapos maririnig mo sila, okay naman yung kanila, parang makakompare mo din eh, na bakit kayo ganyan, dito sa amin ganito. So, doon, makakompare mo din na, ah, baka nga nasa maling lugar ako. Totoo. So, baka sabi kailangan ko na, ng ni, maghanap ng ibang work. Parang Marie Kondo lang, kung nag-spark pa ba ng joy yung ginagawa mo doon. Oo. Yung mararamdaman yung at mararamdaman mo yan. Mm-hmm. Yun. Tapos siguro, yun, minsan kinoconsider din natin kasi yung ano eh, yung friends, di ba, sa work. Parang ganun. Pero ako, para sa akin, hindi mo, kung gusto mo kasi ng growth, di ba, parang ganun talaga, kailangan mong, may mga kailangan kang i-let go. Di ba? May mga kilala kasi ako na hindi sila hindi makaalis. Oo, dahil sa friends. Oo, kasi makakahanap ano kayo at makakahanap ng new friends. No? Ako sa dami ko lang naging work, te, okay. Parang lagi, parang mas nalulungkot ako dahil, hindi dahil aalisan ko yung work na yun, dahil sa mga friends na nabuo ko doon. Oo, totoo. Pero hanggang ngayon naman friends ko sila. Yun kasi na. Kung friends mo talaga sila, te, kahit magpalipat-lipat kayo ng work, mas ay, kung friends kayo. Friends. Pero ayun din, habang tumatanda, maiisip mo, yung friends ay wala na rin sa quantity, kundi na sa quality. Wow. Quality na din talaga. Oo. Yun. Yun nga, kasi yung minsan parang meron din ako talaga nakakausap na gano'n, na parang nahihirapan silang mag-decide kung aalis sila. Kasi nga, dami na sayang yung friendship, hindi ko na makikita si ganito, hindi ko na makikita si ganyan. May ganyan ako ting sitwasyon, yung parang hirap na hirap ako kung magre-resign ako. Tapos parang yung opportunity ay mas higher salary, ganyan. Mm-hmm. Tapos parang may mga ano, ibang opportunities. Mm-hmm. Ang ginawa ko, nag-ano ko talaga, matrix. May pros and cons. Talagang tinimbang ko. May nag-advise lang na sa akin eh, si Kring. Si, hello, shout out to Kring. Parang lagi niya ina-advise na i-plot mo, i-matrix mo. Kasi dun mo makikita yung overview na oo nga. Okay na umalis ako dito or ito yung mga benefits kapag lumipat ako ganyan. Pero ito rin te. Hindi walang ito ha, walang tama o maling desisyon. Di ba minsan naman may okay, magre-resign na ako, lumipat ako sa isang work na to kahit ang tagal ko pinag-isipan. Pagdating mo doon, di rin masaya. Yes. May ganun ka na ba? Ako nangyari na rin 'yan sa akin. Puta, ang tagal ko pinag-isipan, pagdating doon hindi pala. Oo. Din okay. Mas oo, walang perfect talaga. Oo. Saka hindi mo malalaman kung ano yung nandun hanggat hindi mo susubuan. Ang ano lang doon, panindigan mo yung naging desisyon mo. Saka parang hindi naman matatapos doon. Hindi, maghanap ka ng iba. Oo, yun nga. At least na-try mo. Babalik ka talaga doon eh. Babalik ka talaga doon sa simula na happy ka pa ba? Yes, doon ka sa happy ka pa ba? Nasaan ka? Pero ito naman ang advice ko din, te. Kapag decided ka nang mag-resign, o baka asa mahirap, asa walang pera, hindi yun, ako magre-resign hanggat wala akong next job. Kapalit. Lagi namang advice din yan, no? Na huwag kang aalis nang hindi ka nakakahanap ng ano siya, hindi kapalit. Siya, parang yun yung practical na choice. Yes. Na kapag aalis ka, may lilipatan ka. Kasi yun nga rin, minsan sa interviews, na-open up din yan eh, na bakit ka umalis nang wala pang kapalit. Yes. Mga ganun. So, matagal matenga. Ako kasi hindi ko kaya rito yung matenga. Alam mo ba, trivia, sa lahat ng na-work ko, parang walang, alam mo yung walang one month na walang work, laging magre-resign, last day, Friday, Monday, start na dun sa kabilang work. Wala talagang pahinga. Ikaw ba? Meron kang mahabang pahinga? Meron. Yung una kong work, ano ko doon, parang 6 months bago ako nagkaroon ng work. Tapos sobrang ano ako nung depressed. As in, nag-cut din ako talaga. Hindi niyo ako nararamdaman nun sa Facebook. Mararamdaman niya lang ako kapag meron na akong interviews na ganun or malapit ako sa inyo, ganun. Tapos yung bago ako doon sa isang agency dyan sa Bikutan, yun din, 5 months din yun halos. Ang dami mo palang break, no? Oo, yung iba hindi ko sinasadya.
Yan yung isa na parang hindi ako natuloy sa ibang bansa. Ah, yes, I remember the days. May paiyakan pa tayo. May paiyakan pa kami. Hindi pala hindi natuloy si Tanga. Oo. Tapos, yung isa, yung una kong work, yun talaga, yung unang pagre-resign ko, yun talaga yung parang, ano lang, gusto ko lang ng, parang naisip ko lang na, ah, devcom ako, dapat devcom yung ginagawa ko. Very idealistic. Oo, na, yun nga talaga tayo nung fresh grad. Masyado kang UP graduate ako, dapat DevCom graduate ako, kung anong ginagawa ko dapat related sa work ko. Yes. No, medyo nga idealistic tayo. Medyo mataas din talaga. Ako, I mean, ko medyo mataas yung tingin ko sa sarili ko noon na parang dapat ito yung sweldo ko na. Oo. Tapos syempre, fresh grad tayo, nagkakatanungan yung mga kaklase, "Hoy, may work ka na ganyan. Saan ka nag-work?" Tapos malalaman mo yung iba sa ganito nag-work. Medyo may ganun noong bata tayo. Ewan ko kung na-feel mo yun. Na-feel ko yun eh, na parang lo, ganyan. Yung sinasada siya nag-work. Si ganito, nandito na. Si ganyan. Oo, ganito na sahod niya. Alam, paano nakpunta yun din? Di naman magaling yun eh. May ganun, no? Pero habang nung tumanda na tayo, ewan ko, ako hindi ko nga din pinaskakalat masyado kung saan ako nag-work eh. Mm-hmm. Parang iba na, ano, yung life, ako for me to ha, parang hindi ako dine-define ng work ko. Parang may ganun na ako ngayon na ini-enjoy ko na lang yung life, pero yung parang hindi na ako masyadong ano sa work, parang pag work dahil nagbibigay to sa akin ng bills, ay na bills, ng income. Pero hindi na para iyabang lagi sa social media, i-project ng i-project. O hindi naman i-project ha, yung parang, ewan ko, makikita mo yan eh, yung mga ibang mga tao na masyadong ano sa work nila. Pero wala naman siguro masama, hindi ko lang alam. Baka ito lang yung choice ko sa buhay. Okay. Parang, on your part, hindi mo lang siya masyadong gustong nakikita yun. Or yung tapos na tayo doon. Medyo may stage din ako na ganyan eh. Siguro kasi parang as parang professional, parang or as matanda na siguro or adult, parang okay ka na kung ano yung lang yung parang minsan kasi ayaw mo ng humble bragging. Alam mo, may mga ganun eh. Yes. Na pagdating sa work. Or yung parang feeling tapos na tayo dun. Oo. Yung nga, yung parang sa akin nga, parang ang sabi ko, dati kasi parang gusto ko na, maging ano, parang CEO ng ganitong company. Pero parang na-realize ko nga na hindi, okay na ako, okay naman ako ng ganito, okay na ako ng may kinikita, na maayos, ganun. Tapos parang, yung nga, parang wala naman akong gustong kailangan patunayan sa iba, parang ganun. Yun. Mga sa sarili na lang. Char. Pero yun, feeling ko kasi continuous parang as employee and as tao, parang yun nga eh, continuous search pa rin tayo sa opportunities. Kasi nga, parang we always know na we still deserve better and we can do better. Parang ganun. Pero yun, marami ka pa rin considerations bago ka lumipat ng isang trabaho. Oo, pinag-iisipan siyang mabuti. For me ha. Pero nakakahanga din yung iba na madali lang sa kanila yun. Na madali lang sa kanilang mag-resign, ganyan. Siguro yun nga din. Factor din nga din yun sa atin na hindi tayo pwedeng mawala ng... Ako, hindi ako pwedeng mawala ng work talaga. So, factor din sa akin yung salary. Factor yung salary talaga. Siguro, ano yung parang top 3 factors para sa'yo? Para to end this, ano, to end this podcast natin, this episode natin. Ano yung parang advice mo or para nasa checklist mo kapag ikaw ay magre-resign? Ako una ay room for growth talaga. Parang pag nakitaan ko, parang pag feeling ko wala na akong growth dito sa current job ko, tapos yung lilipatan ko, parang mas may nakikita ako doon na may mas mag-grow pa ako as a professional. Yun, room for growth. Syempre, salary. Salary din na hindi kahit sobrang laki, basta kung ano lang din yung sapat. Yung parang hindi na pwede bumaba dun sa current ko kasi parang, syempre, alam mo na yung gastos mo, so salary. Pero hindi, kung mas higher salary, edi mas okay. Kung same lang, pero parang mas maraming opportunities, okay lang. Tapos third siguro yung lugar. Important sa akin yung place. Kung saan yun. Ikaw, ayun yung tough three. Sa akin, almost the same. Pero siguro aside from that, isa sa iko-consider ko yun nga, challenge.
challenge. Ayoko na ng challenge, te. Hindi, challenge. Siguro part na rin siya ng growth. Tapos pag nag-challenge ka naman, gusto mo na mag-resign. Ako yun naman, parang ayoko na ng sobrang challenge. Ayun pala, siguro pang apat, work-life balance, important yun sa akin. Dapat nagagawa ko pa rin yung gusto kong gawin, tapos may life pa ako after work. Hindi niya nakocompromise yung mga ibang bagay. So, ayoko. Dati, gusto mo yung challenge ngayon, parang ayoko na sobrang challenge. Hindi, siguro yung challenge. Ako lang yun, ikaw sige, gusto mo ng challenge. Yung challenge naman is yung ano, yung nga, parang, yun nga, part pa rin kasi siya ng growth eh. Yung kumbaga, may bago kang natututunan, may bago kang nalalaman, may bago kang na-experience. Ako, doon ko siya na-define as, parang as challenge. Next naman doon, yun nga, sinabi mo kasi, dapat tatlo lang, ginawa mong apat yung sa'yo. Work-life balance. Yes. Yung parang, yun, work-life balance. And last is, kung yung, kasi nga, as mga taong hindi basta-basta lilipat hanggat walang kapalit, kinoconsider ko yung boss. Kinoconsider ko yung magiging mentor ko doon. Yes. Ano ba to? Tingin ko ba yung tao na to ay talagang, syempre may mga sila may background check sa atin. Tayo rin, kaya natin mag-background check. So, makita mo doon kung ano yung parang experience niya and malalaman mo doon ano ba, tingin, makikita mo na rin din naman doon kung ano yung kaya niya pang ano, itulong or para mag-grow ka professional. Magtanong-tanong din kayo doon sa lilipatan nyo muna. Oo, yun. Lalo kung may kakilala kayo. Kasi kami naman, lagi tayong may kakilala, ganyan. Kasi parang devcom konti lang. Te, yun talaga yung boss. Tanongin nyo, kasi may nangyari na yung sa akin na vegan. Ang lala nung boss. So, yun, tama rin naman, consider mo nga yung boss. Pero minsan ang hirap, eh, hindi sa'yo sasabihin agad na gano'n eh. No? Nakita mo nga yung ano, yung basta parang merong TikTok na gano'n, di ba? Parang family kami dito. Oo, yung age sa age, family kami dito, we. So, yun nga mga koda, thank you for listening to this episode and we are trying to shorten ang aming episode para mas ano, no? Para mas baka hindi kayo antokin kasi sabi ata ni Judith Punsalan, shout out, happy birthday Judith, nabasa ko na nakatulog siya doon sa isa naming episode. Hindi. So, kaya ayan. In-explain yung kay Jude, no? Oo. So, ayan, inikli. Pero, ayun nga, may advice na rin na nga na medyo iklian natin yung mga ganitong episode natin. At, if you like this episode, please follow Koda Serye on Spotify, Apple Podcast, and Google Podcast. Yes, and of course participate sa ating mga ano, sa ating mga kudaan, sa ating ano, sa ating mga games, sa ating ano at Koda Serye after podcast sa Facebook, Facebook group natin. Aside from that, daily has been naghihingal kasi naman ng pressure. Then, naglalabas tayo na ngayon ng mga ano natin, ng mga materials. So, mag-participate kayo din sa aming mga ano, social media promotional materials ba tawag doon? Na makikita nyo sa Instagram ng Koda Serye at Koda Serye at sa ating aking Facebook page na Jazz Averilla. So, i-follow nyo yan, i-like nyo, doon tayo magkudaan. At ito nga, you can also watch this video on YouTube. Subscribe to my channel, Jazz Averilla. And syempre, ang paulit-ulit natin na sana naman ay may mag-send na sa ating kung naririnig mo to entries sa ating tinyurl.com/kudaseryeknmt. Ayan, thank you so much mga kuda and sana na-enjoy nyo tong episode na to at kung magre-resign ka na. Bye! Wag muna, basta may kapalit. Basta may kapalit pala kung gusto mo na mag-resign. Bye! Hi Kakuda, ikaw ba ay magpapabudol sa Shopee? Kung magpapabudol ka sa Shopee, ay idamay mo na ako dyan. Alam mo ba na ang Koda Serye is now a sponsored podcast by Shopee? At kung ikaw nga ay magsha-shopping habang nakikinig nitong episode na to, i-click mo yung link ko. Nandyan sa description nakalagay podlink.co/6UX. Pag kinlik mo yan, mapapunta ka ng Shopee at ayan na, start mo na yung budol na yan. Mag-shopping ka na at para ako din ay makapag-shopping. Thank you Shopee for sponsoring this episode. Bye!